Hello everyone, welcome back to my channel. And may re-reactionan tayo ngayon, guys. Good morning, good PM, and good evening everyone. Ang re-reactionan ko ngayon, guys, ay ang vlog ni Kalingap Dan na ini-interview niya si Kalingap Edu. Ayan, guys. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, click the subscribe button at ang tiny bell at ang like and share button po. Ayan. Thank you guys. And shout out din po pala kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlogs, Ruelop Malalag. Ayan. Iba talaga yung bosses natin, guys. Pasensya na. So, let's proceed. So, what's up, guys? Andito tayo for another reaction video. Ang re-reaction nito ngayon ay ang interview ni Edu kay ang interview ni Kalingap Dan kay Edu. So, isa to sa maraming nagre-request na ma-interview ka. Tungkol syempre sa mga fans mo about sa Edrica. Fans natin lahat yan. Fans ng Kalingap at syempre supporters ng Edrica. So, okay lang. Ma-interview ka ng konti lang para lang kiligin lalo sila. Okay. So, kamusta Edu? Okay lang naman. Ano ang kalagayan mo ngayon? Masaya? Lagi naman masaya eh. May lagi naman daw siyang masaya. Kalingap Dan. Siyempre, may inspiration na siya. Lagi din sa akin sa Kalingap. Halos everyday naman tayo dito. Ano? Kahit na maraming dumarating na mga issues or ano man is lagi tayong ano, masaya at matatag na. Okay, iba naman, di naman natin pinapagkinalas. Solid ang ano, samahan. Ay, tayo lang dito, ano, basta pag... Ano yan, kaya may kumakanta dyan, guys. Kaya ano yan sa bahay nila, Kalingap Rob. May... Tag dito, nagpa-practice sila, Kalingap Dan. Kasi magaling yung kumanta, kaya may maingay na naririnig kayo. Tulong lang. Eh, sino naman nagpapasaya sa puso mo ngayon, Edu? Nagpapasaya. Ah, sino inspirasyon mo? Bukod sa pamilya mo, bukod kay kung sino man, sino ba? Meron bang isa dyan na nagpapatibo? Sino naman nagpapasaya? Sana masaya. Masaya sino ba? Sino ba nagpapasaya? So, kamusta? Sino ba nagpapasaya sa puso mo? Edu, dahil... masyado kang mainit ngayon na leading man. Ay, grabe. Kay Erica. Si David ang mainit. Bukod kay David. Ikaw yun. At saka si Ruel. Mainit na leading man talaga. Kalingap Dan, ha? Then, syempre, lumakas na ang ano, ang Edrica, di ba dati medyo may mga hindi pa sumasangayon. Pero ngayon, parang halos lahat ay kinikilig na ano masasabi mo, Danedo. Ay, grabe. Salamat po sa suporta. Oo, dati hindi kasi pinapansin ng Edrica, guys. Sa totoo lang. Kasi syempre, trending din ang Rochelle. Tapos, nung napansin na rin siguro, ayan, nagkaroon ng maraming member. Diba? Pasensya na sa boses. May sipon ako, guys. At saka, ubo. Ano bang sikreto mo, Edu? Bakit nakakapagpakilig ka ng seniors, bata man o matanda? Hindi, parang ano lang. Pagka, siyempre ako na si Rob din naman, magaling din si Rob magano. Siyempre, natural. Oo, magaling si Kalingap Rob, magano, director. Grabe. Pagka, ano, communication, walang ilangan. So, natural lang yung galaw mo? Patating ko minsan kay Erica, kulga lang, utak mo lang. Sipin mo lang pala ito. Utakabahan? Oo. Natural lang? Parang ilangan. Eh, ikaw, bakit? Ang ganda ng ano, ang chemistry niyo, Edu. Meron ba talaga nabubo? Hindi ko alam. Hindi pa daw niya alam, guys. Pero, ano, porsigido na talaga siyang makuha yung ano, yung oo ni Erica. Mahirap mag-action, guys. So, parang ano lang, kung ano yung nakikita nila, yun na yun. Kung ano yung napapanood nila. Hindi ko alam. Ano ang abangan nila, Edu? Hindi ko naman kaya tanong na sabihin mo na lahat para lang mas maabangan pa sila. Abangan nila, sige,
Siyempre, mas mga yung nagpapakinig yan. Saka, di ko alam, sirap naman nagpaplano ng mga kung ano, kung saan mapunta, kung ano. Ikaw, nandiyan ka lang para, ano? O, para supportan si Eric, again. Yun. Ano ba, ang plans mo sa future kung sakali man na... Very supportive pala si Edo, guys. Grabe. May mag, ano, may mag-work. Tingin mo, magiging ano rin kayo, katulad ni Roel at Rachel? Magiging real couple? Ikaw, nahirap mag-work. Wala pa. Hindi mo pa hindi mo pa pinangunahan. Eric kasi busy pag-aaral na. Matagal pa siguro sila maging real couple, guys. Kasi mag-aaral pa si Eric, eh. Tingin mo, focus na lang si Erica sa ano? Sa family niya yun ang pinaka-napansin ko lang. Nakakapag-usap din ba kayo ni Erica? O ano, siguro sa chat, nag-chat din kayo? Chat, kaso bihira siya mag-reply ganyan. Bihira mag-reply? Bakit naman? Ewan. Mas busy pa siya sa'yo? Tama din na. Tamad siya mag-reply, tama din ako mag-reply. Kaya pala eh. Pares kami tamad. So pareho kayong tamad mag-reply. Saka, ano siya, taga-bundok, taka, bilis siya matulog. Matutulog siya. Ah, maagas. Siyempre, malamig sa bundok eh. Maaga talaga na sa tulog doon eh. Kaya, ano yun, ma-imagine mo, 9 PM, tulog na yung mga yan. Kasi taga-bundok kami eh, kaya alam ko yan eh. Sa alas 9 yan, tulog na agad. Eh, tayo dito eh, sa alas 12, alam mo na pagkasing ka. Alam mo, siyempre, pagka-uwi ko siyempre sa bahay, pahinga mo na mga alas 6, alas 7. Hindi ko ganun pa yung oras. Alas wala na oras mag-usap. Mahirap kaya minsan. Alas na vlog lang nagkakausap. Alas doon na lang talaga. So, kumusta naman ang pagkakakilala mo kay Erica? Anong masasabi mo sa kanya? Mabait naman talaga. Kung ano siya sa camera, ganun din talaga. Sa ano? Sa likod. Mabait talaga si Erica, guys. Sa psycho ko na lang. Isa siyang mabait, masipag. Nasa kanya na yung lahat, guys. Mabait na sa pang-tahimik lang yung kahit sa pang-tahimik. Tingin mo ba, Edu, or na kay Erica ba ang isa sa mga tipo mo sa babae? Meron ba si Erica ang katangian na nakikita mo sa kanya? Meron, parang hindi siya ano. Hindi siya magulunan. May mga normal na ano nga yung teenager na ano. Parang matured na siya. Matured siya mag-isip ng ginagaya iba na kung ano ginagawa social media. Post na kung ano-ano. Hindi siya gano'n. Hindi siya gano'n. Tahimik siyang babae na ano. Simple lang. Siguro kaya gustong-gusto ni Edo yun. Nagustuhan niya yun kay Erica. Maganda yung ano trait na gano'n na parang maganda ang kinalakihan niyang ano. Yung parang hindi niya kailangan i-flex. Hindi siya mapansin. Hindi siya mapansin. Magaling yung gano'n, maganda yun. Kahit na ngayon ay nasa social media na siya, parang hindi niya pa rin ginagawa. Parang pagano'n, parang sa babae. Parang may, ano ko, may respeto ka sa sarili mo. Parang may privacy ka pa rin. Parang ang feeling mo sa ano. Parang ito, respectable ng babae. Parang respeto ko yun. Parang ang gano'n. So yun isa. Respeto. Ayun ang ibig sabihin ni Edu, guys. Si Erica ay isang karespetong babae. Ayun sa nakikita mo. Oo, ang galing ng gano'n. Ang galing. Kira na yung gano'n eh. Kasi kadalasan ba ngayon is puro ano lang, post ng post, puro lahat ng ginagawa. Ganito ko. Ganyan, mga simple yung nangyari na hindi naman sana yung mga OE, may mga OE bulit talaga. May mga parang sobrang vulgar na ginagawa sa ano. Parang wala nang pray. Example guys, kunwari, feeling blessed, mga ganun na post. Tapos yung kakain sila, ipopost pa yung pagkain. Ganun siguro yung sinasabi ni Edo. Ganun, ayoko lang ganun, sama. Kasi ganun ka din eh, di ba? Hindi ka pala palapos eh. Sa page mo lang, di ba? Hindi na kailangan mag-flex kung talagang ano ka. Kung talagang ano ka sa sarili mo. Kung mag-import, ano ka parang. Basta di mo kailangan ipakita lahat. Hindi mo na kailangan. Okay. So may one point na si Erica. May one point na si Erica. Kaso Edu, 2 points ka pa lang kay Erica. 2 points ka pa lang kay Erica, Edu. Siya ang kinukusita na. Baligtad na. Siya na ikaw. So, ano ba? Bukod
dapat sa ano, sa ugali. Sana naman sa panglabas ng ano, katangian ni Erika. Kung naman sa so parang dali na magpaano, magpa parang medyo sa itsura, kaya mo naman magpaano, maging maganda tingnan. Kaya hindi na masyado na ano. So, hindi na natingin sa gano'n, mas maganda yung sa ugali. Mas maganda yung sa ugali kaysa sa itsura, guys. Swerte mo na pag talagang maganda na yung panlabas na kaan yun, tapos maganda pa din yung kalooban. Ganon yun. Ganon maganda si Erika? Itsura. Maganda din talaga. Yung height, diba? May katangkaran din naman. Hindi naman nagkakalayo ma- ganon masyado sa'yo. Anong height mo yun? 5'8"? 5'8". 5'8". So si Erika is para sa babae, matangkad rin. 5'4", ganyan. 5'4", no? 5'3". So, kasing tangkad pala kami, sabi gano'n. 5'3 lang naman ako. Okay na yun sa babae. So ano pa yun? Bukod doon, ano naman ang masasabi mo sa pamilya naman ni Erika? Tingin mo, mababait din ang kapatid niya, masikaso? Mabait man. Si ate mo, mabait man. Sa pamilya, approachable man, hindi parang ano. Oo, parang hindi sila umiiwas. So, kasado na. Hindi. Kasado na. Maganda yung pagkapapalaki ng parents niya kay Erika, kaya ganun siya. Edu. Pero kung ano man yung nangyayari ngayon, kung ano yung nakikita nila is, ano lang, parang isa yun sa mga suporta mo, kay Kalinga Prabat sa mga supporters niyo. Parang ano, go with the flow ka lang. Mayan, ano na muna pa? Magsalita, baka magkamali. Tama. So, safe answer lang muna si Edu. Pang showbiz na po kasi. Tama yan. Huwag ka muna magsalita. Baka may bulugar mo eh. Yes, Edu. Edu, ano masasabi mo pala? Pangit sa magkamali. Ano? Iba kasi mga pasumbra mag-isip magkamali. Hindi lang gusto sabihin ako. Parang... Uy, totoo yun. Advance mag-isip ang mga viewers. Lalo pag mga legit talaga na laging nakasubaybay sa'yo. Advance yan, mag-isip. Mag-iisip yan, advance, sabihin o, ganito ganyan. Pag ano orang ginagawa, sabihin, may mga na tayo dyan. Laban na eh. Dating napagdaanan. Tama, so ano lang, ingat-ingat lang din. Ingat lang tayo. So ito anong masasabi mo na parang... Tingin mo, nagbago na ba yung dating Edu? Hindi naman sa ano, parang lumabas na ba yung pagiging, ano mo, parang... O, dati kasi si Edu, guys, talagang mahihayin yan. Unang salta niya sa Kalingap. Kasi, nasubaybayan ko din to si Edu, eh. Nanunood ako dati pa ng Kalingap, guys. Mga upload nila, Kalingap Rob. Maturity sa ngayon. Hindi ka na yung mahihain, hindi ka na yung tahimik, ano, nag-iba na ba? Parang lumabas na ba yung confidence mo? Sa confidence siguro nagdagdagan, pero yung ugali parang dati lang, simulat sa ganito man din. Tahimik pa rin. Pagka last five times lang, alam mo naman yung ugali, parang ganun pa, simulat sa ganito man din. Hindi, pagdating sa ano, sa makikipag-usap, katulad ngayon sa kay Erika. Sa confidence ngayon, dumagdag lang, konti lang. Lumalabas na ba ang pagiging chick boy mo? Chick boy ka pala, ah. Sorry, ganun. Pang ilan bang niligawan mo si Erika? Sorry, ganun. Ang mga... Ano ba ang ano ang style mo, Ed, sa pangniligaw? Paano ba manligaw sa Ed? Ligaw? Paano ba manligaw sa Ed? Saan mo kinukuha ang kilite ng ano, ng niligawan mo? Parang ano lang... Hindi ko, pag naniligo, parang hindi ko masyado pagpilit. Pangit yung panliligo na papilit na parang sasabihin mo na, ah, ganito. Ganito ko sa'yo, ganyan ako sa'yo. Hindi yun gano'n, nakapaturn up yung sa babae. Ah, kaya pala. Kaya pala pinapasagot mo na si Erika, sabi gano'n. So paano? Pinapakita mo lang? Papapiyawan mo lang ng konti, tapos parang paparinigyan mo lang ng konti, pero parang iba pa rin yung ano, parang mapapaisip lagi. Okay, so parang may pabitin, so parang mapapaisip. Iisipin ka, kasi ano yan, ang teknik kasi dyan, pag na, palagi kang ano, may mga parang napapaisip siya. Yun, kaya pala nag-iisip si Erika eh.
So sasagutin ka na ba next episode? Sabi ka na. Yung kalagi niya maiisip. Yeah, at pag like, lagi ka naiisip ng matagal. Magiging, pag tumagal, lagi kang iniisip. Sigurado. Lagi kang iniisip. Oo. Tsaka ano, bakit ba hindi ka naman yung tipo na sasabihin mo kagad sa kanya na gustong gusto kita? Parang wala na siyang aabangan nun, no? Wenga. Sinabi mo na ako kay Erico eh, na gusto mo siya eh. Tapos pinapasagot mo na eh, sabi ka na. Experience sa love life? Okay lang. Konti lang. Anong may papayo mo sa ano sa mga nagmamahal dyan? Sa mga nanliligaw pa lang na katulad mo, anong may papayo mo sa kanila? Huwag sumuko agad-agad. Oo, huwag sumuko. Saka, ano lang, parang palagi ka lang nandiyan. Go with the flow. Bigyan mo lagi ng attention para sagutin ka, ganun. Saka huwag masyadong ano parang, huwag mong i-force yung pag-ibig sa tao. Kasi siya na, kung ano ka talaga niya, kung gusto ka talaga, ipapalikin sa'yo. Hindi mo kailang ipilit. Oo, hindi mo ipipilit dapat lagi. Mahirap yung ganun. Talo ka dun. Tama. Tama yan, Edu. Napaka-cool lang ng sagot mo, Edu, ah. Parang expert ka dyan, ah. Hindi. Ano masasabi mo sa fans ng Edric, ah? At sa buong Kalingap. Salamat po sa support. Ang lakas masyado ng ano. Tambala namin nila, Erica. Oo nga. Lumakas na. Nagkaroon na ng magnetic power. At halos parang lumalakas pa nga ng lumalakas. Grabe. Mas umaangat ang mga... Salamat po. Views nyo at supporters. So anong ano nila, aabangan nila sa'yo, Edu, anong aasahan nila? Aabangan. Oo nga, malakas na talaga ang Edrica, guys. Biruin mo na lang, anong nag-premiere si Kalinga Prab. Umabot ng 40,000 viewers, diba? 40,000 viewers. Yan, marami na yun, guys. Mas marami pa yan siguro pag nagtagal. Dadami at dadami. Lagi. Mahirap magsabi ng kikiligin lagi kasi baka maubusan eh. Basta supportahan nyo lang po. Grabe, salamat po marami. Patuloy lang po ano, hanggat gusto ng fans, di po kami matigil sa pag-vlog. Hanggat gusto nila, napapasaya tuloy-tuloy lang. Papasayahin namin ang mga manonood din. Yan. Thank you, brother. Yan. So hanggang dito na lang, guys. At abangan natin ang mga susunod na episode sa Edrica. At syempre, guys, don't forget to click the subscribe button and support Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kalingap Rob, Bakuya Balsantos Matubang, at syempre sa ating channel, guys. So ibang boses natin, misip po tayo may ubo. So hanggang dito na lang, guys. Thank you everyone for watching. Bye.